Ang mundo ay puno ng kwentong paranormal at kababalaghan. Pero, isa lang ang tanong ko sa'yo. Handa ka na bang matakot? Magandang araw. Ako si Dean, na taga Quezon City. Nais kong ibahagi ang aking storya sa inyo. Nag-umpisa ito noong May 2015. Normal na araw lamang ito para sa akin. Hanggang sa sumapit ang umaga ng May 24, 2015. Mga hindi kilalang numero ang ilang ulit akong tinatawagan at maraming text ang dumadating sa akin na nagsasabing na aksidente si James. Dahil ako ang huli niyang nakausap, ako ang tinatawagan ng mga pulis. Sinabi nila na bandang alas 4 ng umaga na aksidente ang minamanehong motor ni James at isinugod siya sa ospital. May angkas siya, si Chris, tropa niya. Pagdating ko sa ospital, nakita ko si James na walang malay. Bugbog ang katawan sa dami ng pasa at injuries na natamo niya sa aksidente. Samantalang si Chris ay pilay lamang sa kaliwang paa. Lumipas ang ilang oras. Ilang beses rin siyang na-cardiac arrest at ilang beses rin siyang na-revive. Ngunit sa huling cardiac arrest niya ay hindi na niya kinaya at tuluyan nang bumitaw si James. 5:35 PM, May 24, 2015. Eksaktong oras at araw na nilisan niya kaming lahat. Si James ay manliligaw ko. Actually, malapit ko na siyang sagutin. Ngunit wala eh. Siguro hindi talaga kami para sa isa't isa. Nang matapos ang 40 days niya, ay doon nag-umpisa ang lahat. Nag-umpisa ang pagpaparamdam sa bahay namin. Nung una, malalamig na hangin lang na tila yellow sa lamig ang dumadampi sa balat ko. Ipinagsawalang bahala ko na lang yon. Hanggang sa may mga bagay na nawawala sa kwarto ko. Akala ko kinuha lang ng nakababata kong kapatid para gamitin niya or what. Pero isang gabi, galing ako sa eskwelahan. Dumating akong pagod na pagod kasi ang dami naming ginawa. At isa pa, napaka-traffic pang umuwi. Dumiretso na ako sa kwarto at naupo sa maliit na couch ko sa tabi ng bintana. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na pala ako. Nakasuot pa nga ako ng uniforme noon. Nanaginip ako. Nakita ko si James na nakatayo sa di kalayuan sa akin. Madilim ang paligid, pero nakikita ko siya. Malungkot ang kanyang mukha na tila may gusto siyang sabihin pero hindi niya maibuka ang kanyang bibig. Tinanong ko siya, pero wala akong marinig na boses mula sa kanya. Pero kita ko sa mukha niya na gusto niyang magsalita. Ginising ako ng mami ko. Pawis na pawis ako kahit bukas naman yung aircon. Sabi niya, naririnig niya akong nagsasalita nung napadaan siya sa harap ng kwarto ko. Ano, James? Ano bang gusto mong sabihin?
Yan daw ang naririnig niya. Kaya agad siyang pumasok sa kwarto. Sinabi kong napapanaginipan ko si James. Ang sabi naman niya ay ipagdasal ko raw ang kaluluwa niya para at manahimik. Ginawa ko naman at nagdasal na rin kami ng sabay-sabay sa altar namin. Kilala kasi nila si James at close rin sa kanila. Makalipas ang ilang araw, nag-message sa akin ang isa sa malalapit naming kaibigan ni James. Napapanaginipan rin niya to ng katulad sa akin. Pati na rin ang iba naming mga kaibigan. Nagpasya kaming magkita-kita at dalawin si James kung saan siya nakalibing. Nag-alay kami ng kandila at dasal. Nagtungo na rin kami sa isang simbahan upang ipagdasal rin siya doon. Akala namin matitigil na ang pagpaparamdam niya. Pero nagkamali kami. Ilang beses pa siyang nagpakita sa mga panaginip namin. Nagpaparamdam. Yung mga nawawalang gamit sa kwarto ko ay nakita ko sa isang sulok ng kabinet. Nang makita ko ang mga yon, tinanong ko sila mami kung sino ang naglagay noon doon. Pero wala naman sa kanila ang gumawa noon. Inisa-isa ko ang mga gamit na yon at napagtanto kong lahat yon ay mga gamit na iniregalo sa akin ni James. Naiyak ako. Naisip ko siguro gusto niya na itago ko na lahat ng mga bagay na binigay niya sa akin. Kaya ginawa ko, inipon ko lahat sa isang box at inilagay ko sa basement namin. Makalipas ang ilang buwan ay tumahimik na. Wala na ang mga panaginip at pagpaparamdam. Kahit sa mga kaibigan namin, hindi na rin siya nagpaparamdam. Pero nung malapit na ang ikaunang death anniversary, nag-umpisa na naman ang kanyang pagpaparamdam. Tumadalaw na naman siya sa mga panaginip naming magkakaibigan. Pero sa nanay niya, hindi naman siya nagpaparamdam. Ilang araw nangyari yun. Kaya dumalaw kami ulit sa puntod niya. Matapos ang death anniversary niya ay tumigil muli ang pagpaparamdam sa panaginip. Paulit-ulit yon kada taon. Kada malapit na ang kanyang death anniversary. Pero iba ngayong taon, 2021. Nung isang linggo lang, habang naliligo ako sa banyo sa ground floor namin, dahil sira yung nasa tabi ng kwarto ko. Habang nagbabanlaw ay bigla kong naramdaman na may kumalmot sa likod ko at ang hapdi niya. Pinatignan ko sa mami ko at may tatlong kalmot ako sa likod. Mga 6-7 pulgada ang haba at namumula. Nagtaka ako dahil ako lang naman ang tao sa banyo. Dahil nga naliligo ako. Sobrang natakot ako pero pinagsawalang bahala ako na lang. Habang nagpapatuyo ako ng buhok, nag-message sa group chat namin yung isa naming kaibigan. Naulit na naman daw ang mga panaginip at pagpaparamdam. Kanya-kanya silang kwento hanggang sa tinanong nila ako. Nung oras na yon, hindi ko pa napapanaginipan ulit si James. Pero ikinuwento ko sa kanila yung nangyari sa akin nung naliligo ako. Nag-group call kami at ipinakita ko sa kanila yung likod ko. Kinilabutan sila. Yung isa naming kaibigan. Naramdaman naman niyang may humawak sa paa niya nung naliligo din siya. Kinagabihan, busy lang ako sa pagsuscroll sa Instagram
nang hindi ko na malayang nakatulog na pala ako. Napanaginipan ko ulit si James. Ganun ulit. May gusto siyang sabihin. Ngunit hindi niya maibuka yung bibig niya. This time, galit na galit siya. Pero hindi ko alam kung bakit. Kung nakakasaksak lang yung mga titig niya sa akin sa panaginip, malamang ay tinadtad na niya ako ng saksak. Bigla akong naalimpungatan at nagising. Pagtingin ko sa side desk clock ko, mag-aalas tres na ng madaling araw. Kinuha ko agad yung rosaryo ko at nagdasal. Mangiyak-ngiyak ako na nagtungo sa kwarto ng mga magulang ko at doon na natulog. Kinaumagahan ko na naikwento sa kanila kung ano yung panaginip ko. Ewan ko, parang nakaramdam ako ng takot this time. Unlike before na nagpapakita siya sa panaginip namin at napupuno kami ng pagtataka. Pero ngayon, iba. Galit na galit siya. May 16, 2021. Madaling araw yon. Nakaramdam ako na maiihina ako. Lumabas ako ng kwarto at binuksan ang ilaw sa hallway at sa hagdan. Dahan-dahan akong bumaba kasi malamlam yung ilaw sa hagdan namin. 5 hakbang na lang, nasa baba na ako. Biglang may tumulak sa akin ng malakas. Nahulog at kumalabog ako kaya nagising sila mami. Naabutan nila akong nakasalampag sa sahig at umiiyak. Feeling ko, nabalian kasi ako ng paa. Yung kaliwang paa ko yung napuruhan at yung kanang kamay. Kasi kanang kamay yung nakahawak sa railing sang hagdan namin. Pina-x-ray nila ako at buti naman hindi nabali yung buto ko. Hanggang ngayon, hirap pa rin akong kumilos dito sa bahay. Nung malaman ng mga kaibigan namin ito, sabi nila magpatawas na kami pare-pareho kasi parang hindi naman umuubra yung dasal lang. Gusto na rin namin ng kasagutan. Nag-personal message sa akin yung pinsan ng isa naming kaibigan. Sabi niya, ginagawa daw itong lahat ni James kasi galit daw siya sa akin. Kasi pinalitan ko na daw siya. May boyfriend na kasi ako sa kasalukuyan. Maraming salamat sa pagbabasa ng storya ko. Magandang araw sa inyong lahat. Ako ulit si Dan. Kung maaalala nyo, nakapagpadala na ako ng kwento ko dati patungkol sa kumakatok na kaluluwa sa kwarto namin ng kapatid ko. Gusto ko sanang magbahagi pa ng isa ko pang karanasan. Grade 1 ako noon. Wala pa itong nararanasan nating pandemya. 2014 kasi ito nangyari. May pattern noon yung pasok ko sa eskwelahan. Kapag grade 1, grade 3 at grade 5 ay hapon ang pasok. Kapag grade 2, 4 at 6 naman ay umaga. Share ko lang din para may idea kayo sa schedule ng klase ko na relevant din sa kwentong ito. Biyernes noon at pumunta kami sa court ng eskwelahan namin para simulan ang flag ceremony. Sabay-sabay na nagsilabasan ang mga bata galing sa classroom tapos pumila na sa court. Humahaba na noon ang pila sa court kaya para maiayos lahat ng mga estudyante. Yung iba na hindi pa nakapila, ipinaupo muna malapit sa garden. Kasama na ako doon. Habang nandoon kami, may naapakan akong matigas na bagay. Hindi ko yun tinitignan kasi nga ang daming tao.
Kaya pinakiramdaman ko na lang muna kung ano ba yon. Kinukus-kus-kus-kus ko pa yung paa ko. Habang tumatagal, parang nagiging makinis na yung inaapakan ko. Kaya naman tinignan ko na kung ano ba yon. Nagulat talaga ako nang makitang parang kabaong na ata yung inaapakan ko. Hindi ko alam kung namamalikmata lang ba ako noon, pero lumipat na lang ako ng lugar kasi natakot din talaga ako. Dati kasi, may sabi-sabi na may mga nakikita daw na mga kabaong na nakakalat lang sa eskwelahan namin na nakikita sa ilalim ng lupa. Akala ko lang nung una kwento-kwento lang yon. Hanggang sa ako mismo yung makakita. Gusto ko mang sabihin kung saan ito, pero wag na lang kasi hanggang ngayon, dun pa din ako nag-aaral. Wala namang masamang nangyari sa akin, pero yung takot ay nararamdaman ko pa din magpasa hanggang ngayon kapag naaalala ko ang kwentong ito. Maraming maraming salamat sa pakikinig ng mga kwento natin ngayong gabi. Ikaw kung may mga ganito ka rin karanasan, maaari mo yang ipadala sa ating email address na screamphofficial@gmail.com o sa ating Facebook page na screamphofficial. Habang nandyan ka, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell. Isa pa ay i-share ang ating mga videos na talagang makakatulong ng malaki sa ating channel. Yun lamang. Magkita-kita tayo sa susunod na kwentuhan.